Mabuhay, Pilipinas! This is Teacher Neri and welcome back to my channel. Halika! Aral tayo! Ang buod ng Florante at Laura. May isang gubat na napakadilim. Nagtataasan at masukal ang mga halaman kung kaya't hindi makapasok ang pebong liwanag. Ang mga ibon ay hirap din sa paglipad dahil sa mga nakapilipit na mga sanga. Maraming gumagalang mababangis na hayop katulad ng leon, tigre, hyena, serpiente, piton, basilisko at iba pa na kahit kailan ay pwedeng umatake sa mga taong magsisipunta roon. Sa gitna ng gubat ay may puno ng higera, kung saan nakagapos ang isang lalaki na nagngangalang Florante. Sa kabila ng kanyang pagkakagapos at kaawa-awang itsura, ay mababakas pa rin sa kanya ang malaadonis na kakisigan. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang pilikmata ay mahahaba, ang kanyang buhok ay kulay ginto, at maganda at makisig ang pangangatawan. Si Florante ay naiiyak habang sinasariwa ang kanyang mga pinagdaanan at ang paglapastangan sa kaharian ng Albania sa mga kamay ni Conde Adolfo. Hindi pantay ang pagturing ng mga tao sa Albania. Ang mga masasama ay siyang itinataas at ang mga makatwira naman ay ibinababa, ngunit nanatiling bingi ang langit sa mga panawagan ni Florante. Sa oras na ginugunitan ni Florante si Laura, ay napapawi ng pansamantala ang kanyang dusa't paghihinagpis. Si Laura na lamang ang natitirang pag-asa para kay Florante. Ngunit muli niyang maaalala si Laura na kanyang mahal ay nasa piling na ng kanyang kaaway na si Conde Adolfo. Mas nanaisin pa niyang mamatay na lamang kaysa sa palaging maalala na ang kanyang sinisinta, ang kanyang minamahal ay may kasama ng iba. Lubos ang tinahak na kasawian ni Florante. Kahit ang taong masama ay maaawa sa kalagayan nito, maririnig sa buong gubat ang iyak nito, ngunit tanging ang alingaw-ngaw lamang niya ang sumasagot sa kanya. Hindi makapaniwala si Florante sa kanyang kinahantungan. Dahil sa labis na pagmamahal niya para kay Laura ay nagawa pa rin siyang pagtaksila nito. Naging buo ang tiwala niya kay Laura, subalit sa likod pala ng kagandahang tinatangi nito ay may nagtatagong isang taksil. Lahat ng mga pag-aalaga dati sa kanya ni Laura ay wala lang pala. Katulad ng pagpapakintab nito sa panangga at paglilinis ng kanyang baluti dahil ayaw niyang madudumihan ng kasuotan kung ito'y mapapalapat sa kanya. Para kay Florante, si Laura lang ang tanging lunas sa kanyang kahirapan. Umaasang siya ay muling lilingapin ni Laura. Makita lang niyang may konting patak ng luha mula sa mga mata ni Laura ay mawawala na ang kalungkutang nararamdaman niya. Dinig na dinig sa buong gubat ang pag-iyak ni Florante. Samantala, isang girerong may putong na turbante ang dumating. Si Aladdin na taga Persia. Bigla itong tumigil upang maghanap na mapagpapahingahan. At maya-maya ay inihagis ang hawak na sandata. Tumingala sa langit na panay ang buntong hininga, sabay upo sa tabi ng puno at doon ay nagsimulang tumulo ang luha. Muli na naman niyang naisip si Florida, ang kanyang pinakamamahal na inagaw naman ng kanyang ama. Habang tumatangi si Aladdin, ay bigla siyang may narinig na buntong hininga. Ibinaling sa kagubatan ang tingin upang hanapin ang pinanggagalingan ng malalim na paghinga. Maya-maya ay may narinig siyang paghikbi, kaya agad niyang pinuntahan ito. Nakita niya si Florante na umiiyak habang sinasariwa ang alaala ng kanyang yumaong ama. Inaalala ni Florante kung gaano siya kamahal ng kanyang ama at kung ano-ano ang sakripisyong ginawa ng kanyang ama para sa kanya. At pagkatapos nun, hinimatay si Florante sa labis na kalungkutan. Noon naman,
ay tumangis ang isang moro tungkol sa kanyang ama. Kung ang walang patid na pag-iyak ni Florante ay dahil sa pag-ibig nito para sa ama, si Aladdin naman ay humihikbi dahil sa matinding puot sa kanyang ama. Kung gaanong pagmamahal ang inilalaan ni Florante para sa ama, ay matindi naman ang galit ni Aladdin sa kanyang ama dahil inagaw nito ang kaisa-isa niyang minamahal na si Florida. Samantala, may dalawang leon, hangos sa paglakad. Ngunit kahit ang mga leon ay nakabag sa kalunos-lunos at kaawa-awang kalagayan ni Florante, kahit ang bangis ng mga ito ay hindi mo na maaninag sa awang naramdaman kay Florante. Nakita ni Aladdin ang dalawang leon at mukhang gutom na ang mga leon. Ang mga ito ay may nagngangalit ng ngipin at matatalas na kuko na kahit na anong oras ay maaaring makapatay. Di nagtagal ay umakma ang mga leon ng pag-atake sa lalaking nakagapos. Kaya naman, dali-daling tumakbo si Aladdin na para bang may lumitaw na Marte mula sa lupa. Bumabaon ang bawat pagkilos ng tabak na hawak ni Aladdin at napatumba niya ang dalawang leon. Nang mapagtagumpayan ni Aladdin ang nagbabadyang panganib na dala ng dalawang leon, ay agad niyang pinakawalan ang nakagapos na si Florante. Ito ay walang malay at ang katawan nito ay malata na parang bangkay. Gulong-gulo ang kanyang loob, ngunit muling napayapa nang idilat ni Florante ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagdilat ay agad niyang sinambit ang pangalan ni Laura. Nang magising si Florante ay nagulat siya sapagkat siya ay nasa kamay ng isang moro. Ngunit agad namang nagpaliwanag si Aladdin na bagamat siya ay moro ay naroroon siya upang si Florante ay tulungan at iniligtas niya ito sa dalawang leon, kaya't si Florante ay hindi na dapat mabahala. Si Florante ay taga Albania at si Aladdin naman ay taga Persia. Ang dalawang bayan na ito ay magkaaway, ngunit sa ginawang pagtulong at pagkalinga ni Aladdin ay naging magkaibigan sila. Binuhat ni Aladdin si Florante nang makita nitong lumulubog na ang araw. Inilapag ito sa isang malapad at malinis na bato. Kumuha ng makakain at inaamo si Florante na kumain kahit konti lamang upang magkaroon ng laman ang tiyan nito. Umidlip si Florante habang ito'y nakahiga sa sinapupunan ni Aladdin. Kinalinga ni Aladdin si Florante buong magdamag dahil sa pag-aakalang may panganib na gumagala sa gubat. Nang magmadaling araw ay nagising na si Florante at lumakas muli ang katawang hapo. Lubos ang pasasalamat ni Florante kay Aladdin. Tuwang-tuwa si Aladdin at niyakap niya si Florante. Naupo ang dalawa sa ilalim ng puno at isinalaysay ni Florante kay Aladdin ang kanyang buhay simula sa una hanggang sa naging masama ang kanyang kapalaran. Si Florante ay pinanganak sa Albania. Sina Duke Briseo at Prinsesa Floresca naman ang kanyang mga magulang. Kung sa Crotona siya ipinanganak, na syudad ng kanyang ina, imbes sa Albania na syudad ng kanyang ama, ay mas naging masaya sana siya. Ang kanyang ama ay naging tagapayo ni Haring Linseo. Nakwento rin niya na kamuntikan na siyang madagit ng isang buwitre habang siya'y natutulog sa kinta nung siya'y bata pa. Napasigaw ang kanyang ina at agad itong narinig ni Menalipo at pinatay ang buwitre sa pamamagitan ng pagpana dito. At nang si Florante ay nagsisimula pa lamang lumakad noon, ay inagaw naman ng isang ibong arkon ang kanyang diamanteng kwintas. Buti na lamang at walang masamang nangyari kay Florante. Nung si Florante ay 9 taong gulang na, mahilig siya maglaro sa burol kasama ang kanyang mga kaibigan at dooy namamana ng mga ibon. Sinariwa ni Florante ang turo ng magulang na kung mamimihasa ang isang bata sa saya at madaling pamumuhay ay walang kahihinat na naginhawa ito. Ang mundo ay puno ng kahirapan kung kaya't dapat ay patibayin ang kalooban dahil kapag ang tao ay hindi marunong magtiis, hindi niya mapaglalabanan ang mga pagsubok na hatid ng mundo. Kung kaya't
ipinadala si Florante sa Atenas noong siya'y bata pa upang doon ay mag-aral. Doon ay mamumulat ang kanyang kaisipan sa totoong buhay. Si Adolfo ay kababayan ni Florante na siyang anak naman ni Conde Sileno. Siya ay mas matanda ng 2 taon kumpara kay Florante na 11 taong gulang lamang. Si Adolfo ay isang mahinhina bata at laging nakatungo kung maglakad. Siya ay hinahangaan ng kanyang mga kamag-aral dahil sa angking katalinuhan at kabaitan. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakakaramdam si Florante ng kakaiba kay Adolfo. Kaya't nagtataka rin siya kung bakit umiiwas ito sa kanya. At kahit itago pa ni Adolfo, ay batid din ni Florante, ganun din ang nararamdaman nito para sa kanya. Hindi nagtagal ay mas nahasa ng nahasa ang katalinuhan ni Florante. Naging magaling siya sa larangan ng pilosopiya, astrolohiya at matematika. Naging matagumpay sa buhay si Florante at si Adolfo naman ay naiwan sa gitna. Siya ay naging tagapamalita sa Atenas. Naging mukhang bibig sa buong bayan ang pangalan ni Florante. Dito na nagsimulang lumabas ang tunay na ugali ni Adolfo. At sa sobrang inggit niya kay Florante, muntik na niya itong mapatay sa kanilang dula-dulaan. Mabuti na lamang at agad na iligtas ni Minandro si Florante. Dahil dito ay pinabalik ni Antenor si Adolfo sa Albania. Nakatanggap ng liham si Florante mula kay Duke Briseo na nagsasabing namatay na si Prinsesa Floresca. Umiyak ng labi si Florante. Ngunit inariw naman siya ng kanyang guro at mga kamag-aral. Ganun paman, hindi pa rin nabawasan ang kalungkutan ni Florante sa pagpanaw ng kanyang ina. Ang sumunod na liham ni Duke Briseo ay nagsasabing kailangan na niyang bumalik sa Albania. Nagbigay ng paalala si Antenor na mag-ingat si Florante kay Adolfo. Kasama ni Florante si Minandro sa pagbabalik sa Albania. Hinirang ni Haring Linceo na general ng hukbo si Florante sapagkat ayon sa kanya, nakita niya sa kanyang panaginip ang isang mandirigma. At ito'y kamukhang kamukha ni Florante. Sa pagkamangha ni Haring Linceo ay niyakap niya ito at ginawang general ng hukbo na tutulong sa Crotona. Sa loob ng palasyo, biglang may natanaw si Florante na isang napakagandang babae. Ang taong di mabibighani sa babaeng ito ay maituturing na isang bangkay. Ang babaeng ito ang ikinasisira ng pag-iisip ni Florante sa tuwing magugunita. Ito ay si Laura, anak ni Haring Linceo. Dahil sa pagkabigla ay hindi makapagbitaw ng anumang salita si Florante sa harap ng prinsesa. Sa tuwing makikita sila ni Laura ay halos nawawala sa diwa si Florante. Hindi na ito makapag-isip ng maayos dahil sa hindi inaasahang pagkikita nilang muli ng kanyang mahal na si Laura. 3 araw siyang piniging ng hari sa palasyo, ngunit hindi man lamang tiningnan ni Florante si Laura. Mas matindi pa ang sakit na dinulot ng pag-ibig kaysa sa sakit na mawalan nito ng ina. Mabuti at nabigyan siya ng pagkakataon na makasama si Laura bago pumunta ang hukbo ni Florante sa Crotona. Umamin si Florante na mahal pa rin niya si Laura, ngunit wala pa itong sagot. Ngunit nang paalis na si Florante, tumulo ang isang patak ng luha mula sa dalaga. Inatake ng hukbo ni Florante ang puwersa ng nakapaligid sa buong syudad at halos bumigay na ang mga pader nito. Nagkaroon ng matinding labanan at may dumanak na mga dugo. Pinapanood ni General Osmalik si Florante habang kinakalaban at pinapatay ang 7 hanay ng mga Moro. Lumapit ang general kay Florante na nagniningas sa mga mata at hinamon ito ng nalabanan siya. Umabot sa 5 oras ang kanilang labanan, ngunit sa huli ay nasawi rin si General Osmalik. Ipinagdiwang ng mga tao sa Crotona ang tagumpay na laban ni Florante, ang apo ng kanilang hari. Nanatili si Florante sa Crotona ng 5 buwan. Gusto na niyang makauwi sa Albania dahil gusto na niya ulit makita si Laura. Habang nagmamarcha ang hukbong pauwing Albania, nakita nila ang mga muog ng syudad. Nakita rin nila ang bandila ng Persia imbes na bandera ng Kristiyano. May nakita silang grupo ng mga Moro sa paanan ng bundok na may kasamang isang babae na nakatali ang kamay
at nakatakip ang mukha. Mukhang pupunta sa lugar na kung saan ay pupugutan ng ulo ang babae. Dali-daling nilusob ni Florante ang morong nagbabantay sa babae at ito'y napatakbo. Sinaklolohan ni Florante ang babae. Tinanggal nito ang mga tali sa kamay at takip sa mukha. Ang babae pala ay si Laura. Napatingin ang malalim si Laura kay Florante. Ang mga tingin na ito ay siyang nagtanggal ng paghihirap sa puso ni Florante. Narinig niya ang sinabi ni Laura na, "Florante, mahal ko." Sinabi ni Laura kay Florante na binihag ng mga moro sina Haring Linceo at Duke Briseo. Nag-utos si Florante na lusubin ang hukbo ng Albania at bawiin ito sa mga kamay ng mga taga-Persia. Nang makapasok sa kaharian ng Albania ay agad dumiretso sa kulungan at pinalaya si Haring Linceo at Duke Briseo. Pinalaya na rin niya pati si Adolfo mula sa pagkakakulong dahil sa bukal na kagandahan ng loob. Muling nagdiwang ang lahat ng tao dahil lubos na nagpapasalamat sila kay Florante, maliban kay Adolfo. Nais pakasalan ni Adolfo si Laura dahil sa intensyon nitong makuha ang posisyon ng pagiging hari sa Albania. Naramdaman din niyang mahal ni Laura si Florante, kaya mas lalo itong nainggit. Nagdaan ang panahon at nakaranas pa rin ang pagsalakay ang Albania katulad ng hukbo mula sa Turkiya at marami pang digmaan. Ngunit dahil si Florante ang inaatasang maging general, ay napapagtagumpayan nito ang lahat ng laban. Pagkatapos ng isa pang laban sa Etolia, nakatanggap siya ng liham mula kay Haring Linceo na nagsasabing bumalik na siya sa Albania. Ipinasa ni Florante kay Minandro ang pamamahala sa hukbo ng Etolia. Laking gulat ni Florante nang makita niyang pinaliligiran siya ng 30,000 mga sundalo sa kanyang pag-uwi at agad itong nilagyan ng gapos at ikinulong. Labis ang pagkagulat at pagkalungkot nang malaman niyang pinatay nito sila Haring Linceo at Duke Briseo. Nasilaw si Adolfo sa kasikatan at kinain ng galit at inggit kay Florante. Kaya puro paghihiganti ang nasa isip nito at pagpatay kay Florante. 18 araw na si Florante sa bilangguan. Gabi, nang kinuha siya sa kulungan, pagkatapos ay dinala ito sa gubat at iginapos sa puno. 2 araw naman ang lumipas bago ito muling nagising. Pagdilat niya ay ayun, siya ay nasa kandungan ni Aladdin. Nagpakilala si Aladdin bilang taga-Persia na anak ni Sultan Ali-adab. Sinubukan niyang ikwento ang tungkol kay Florida at kanyang ama, ngunit naunahan ito ng kanyang mga luha. Minsan na rin nakaranas si Aladdin ng maraming gyera, subalit mas nahirapan siya kay Florida. Maswerte siya sa matagumpay na panliligaw kay Florida, ngunit pumasok naman sa eksena ang kanyang ama. Kaya kahit nagtagumpay siya sa gyera sa Albania, umuwi pa rin siya sa Persia na parang bilanggo. Nabawi ni Florante ang kaharian ng Albania, kaya kinakailangan na pugutan si Aladdin. May dumating na general sa kulungan nito bago pa man ito pugutan. Ang general ay may daladalang balita na hindi na raw pupugutan ng ulo si Aladdin, ngunit kailangan nitong umalis sa Persia. Ang balitang ito ang lalong nagpahirap kay Aladdin dahil mas nanaisin pa niyang pugutan na lang siya ng ulo kaysa sa mabuhay na alam naman niyang may kasamang iba ang mahal niyang si Florida. Nang malaman ni Florida na pupugutan ng ulo si Aladdin ay nagmakaawa at lumuhod ito sa paanan ng masamang hari na si Sultan Ali-adab. Sinabi ng Sultan na kung hindi tatanggapin ni Florida ang pagmamahal nito, ay hindi nito patatawarin si Aladdin at tutuluyan na mapugutan. Dahil sa takot na mamatay si Aladdin, ay pumayag na si Florida sa kagustuhan ng Sultan. Natuwa ang Sultan sa naging desisyon ni Florida na magpakasal ito sa kanya, kaya napahinuhod niya ito at pinakawalan. Ngunit katulad na napag-usapan, ay pinalayas si Aladdin sa Persia. Sobra ang pagdurusa ni Florida sa pagkawala ni Aladdin. Pinaghandaan ng buong Persia ang isa sa gawang kasal ni na Florida at ng Sultan. Bago pa man maikasal, ay naisipan na ni Florida na magdamit ng pangsundalo at tumakas sa palasyo.
Pagala-gala si Florida sa gubat ng halos ilang taon, hanggang sa isang araw ay naabutan itong pinupwersa ni Conde Adolfo si Laura. Sa kalagitnaan ng pagkukwentuhan ni na Florida at Laura ay biglang dumating sina Prinsipe Aladdin at Duke Florante. Galak na galak ang mga ito dahil kilala nila ang mga boses ng mga nagsasalita. Tuwang-tuwa si Florante nang makita niya si Laura. Masayang-masayang apat dahil nakasama nila ang kanilang mga minamahal. Nagkwento si Laura na nung umalis daw si Florante sa Albania, ay kumalat ang sabi-sabi na may nagaganap na kaguluhan sa karian. Ngunit di matukoy kung anong pinagmulan nito. Ang paniniwala ng mga tao ay si Haring Linceo daw ay nagmamanopolyo ng mga pagkain at trigo. Ngunit si Adolfo pala ang naguutos ng pagkubkub sa mga pagkain. Agad na pinatalsik ng taong bayan si Haring Linceo sa trono at pinugutan nito. Umakyat sa trono si Adolfo. Binalaan niya si Laura na papatayin ito kung hindi susundin ang gusto. Nagkunwaring gusto na ni Laura si Adolfo para makahanap ng paraan para masulatan si Florante at ikwento ang nangyari sa Albania habang wala ito. Ngunit, huwad na sulat o peking sulat na may selyo ng hari ang natanggap ni Florante. Nakasaad doon na umuwi siya mag-isa sa Albania at iwan ang hukbo kay Minandro. Samantalang ang sulat ni Laura ay nakarating naman kay Minandro, kaya agad itong sumugod kasama ang kanilang hukbo pabalik ng Albania. Tumaka si Adolfo at dinala si Laura sa gubat. Dito na naabutan ni Florida ang pagsasamantala ni Adolfo kay Laura. Pagkatapos ay si Florida naman ang nagkwento. Nang dumating daw siya sa gubat ay may narinig siyang boses ng isang babae na sinasaktan. Pinuntahan niya kung saan nagmula ang iyak at nakita niyang si Laura pala yun na pinipilit ni Adolfo. Pinaliparan ni Florida ng palaso si Adolfo. Sa pagkukwento ni Florida ay biglang dumating si Minandro. Labis ang tuwa nang makita niya si Florante. Nagdiwang din ang mga ehersito mula sa Etolia. Hindi nagtagal ay dinila ang apat sa kaharian ng Albania. Nagpabinyag sina Aladdin at Florida bilang isang Kristiyano at nagpakasal. Nasawi naman si Sultan Ali-adab, kaya bumalik na sina Aladdin at Florida sa Persia. At sila ang namuno doon. Bumalik din ang kaayusan sa kaharian dahil sa bagong pamumuno ng bagong hari at reyna na sina Duke Florante at Reyna Laura. Diyan nagtatapos ang kwento ng Florante at Laura. Thanks for watching! Don't forget to like, comment, share, subscribe, and hit the bell icon para ma-notify ka sa mga susunod kong videos.